umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Ko World Channel. So, for today's video, bali, kasama ko ngayon si Baby Motmot na ngayon ay kalbo na, ayan. Nagpapapalag na siya. And for today, discuss ko sa inyo yung mga uri ng Daddy Cool. Mga uri ng Daddy Cool na nag-i-exist sa mundo. Or yung mga Daddy Cool na naobserbahan ko. Ayan. So, tara, let's watch. So, yun. Yung number one na sa lista ng mga uri ng Daddy Cool is yung tinatawag kong chip bato. Chip bato. So, ito yung mga uri ng Daddy Cool na ano, na chip. Chip. As in chip. Hindi chief na ano. Chief. Chip. Chip na Daddy na wala na ng trabaho. No? Ayaw magtrabaho. Eh, ang tigas pa ng mukha. No? Ito yung mga tipo ng Daddy Cool na yung asawa nila yung nagtatrabaho tapos panahingi ng ganito, panahingi ng ganyan, panahingi ganito, panahingi utos ng ganito. Ano yun? Yung wala nang mailabas para sa pamilya. Nakukuha pang magbisyo. Ito yung mga Daddy Cool na ano eh, patambay-tambay lang sa kalye. Ayan, mga matitigas ang mga mukha niya na kaya cheap, cheap ba ito eh, napaka-cheap nila. No? So, itong mga Daddy Cool na ito, dapat ito, ano, mga pinupo. No? Kasi wala nang maitulong sa pamilya. Panay pang hindi. Ayaw magtrabaho. So, yan. Itong mga bato na ito talagang sobrang titigas na ng mga mukha niya. At yung pinaka ano pa niyan, yung pinaka matindi pa sa mga chip bato na to eh yung ano, yung kapag hindi nabigyan ng asawa, sila pa yung ganit. Kesyo sasabihin, wala ka na pa kayo sa akin, bakit supported ko lang akong trabaho? Ganyan-ganyan. Tapos kung ano yung da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 d
iinom, nagbabar ka na, ayaw maghanap ng trabaho, kung pupunta, kung mag-i-internet, paglalaro ng kung ano-anong online games, mga ganun. Yung mga daddy ko yun talaga na ang sarap, ano, ang sarap bigwasan sa leeg. Kasi nga, panay, ano na lang, panay tigas ng mukha na lang yung pinapaano, pinapairal. Tapos eto pa, kung matindi ba, mga tropa ko yun. Itong mga daddy ko na to, pinagyayabang pa talaga nila. Hindi nila kailangan magtrabaho kasi yung asawa nila yung tatrabaho para sa kanila. Tapos, ano pa na kontrolado nila yung asawa nila, kanina. Siya yung masusunod sa bahay. Kasi siya yung lalaki, siya dapat masunod. Yung mga ganong tipo. Kaya itong mga chip bato na to, talagang ito dapat yung hinuhuli ni President Duterte. Eh, sobrang titigas ng panilang anak. Excuse me ako. Panilang anak, ayaw naman magtrabaho. Ang titigas pa ng mukha kaya, Mr. President, ikaw na bahala sa mga to. And John, yung next natin na mga uri ng daddy ko is yung tinatawag kong Undertaker. Ah? Undertaker. Ah. Undertaker. Alam niyo naman siguro, ba? Kailangan niyo si Undertaker. Pero hindi ganito pong mga uri ng daddy ko na to. Undertaker. Ba? Ito yung mga tipo ng daddy ko na masyadong understanding. Yung tipong sila na lang lahat kumukuha ng pag-unawa dun sa mga asawa nila. Sila na lang yung nagpaparaya kahit na mali yung asawa nila. Kasi ito yung mga daddy ko na nakapag-asawa ng mga
Bumakir. Bumakir. Mga bumangira yung sound din. So, yun. So, ito, sila yung nag-take responsibility para maging Undertaker. Right. So, sila na yung nagpapakumbaba. At yung take nila yung opportunity. Opportunity talaga. Tinitake nila yung responsibility para hindi na mapapa yung away. Diba gano'n? Kasi mga babae, ano naman yun. Kahit na sila yung mali, sila pa yung galit. Yan. Sila pa kung may gano'n yung away. Diba? Hindi ko alam sa mga babae kung paano nilang na alam mo yun, may kapangyarihan. May kapangyarihan yung mga babae yung paikutin yung sitwasyon. Yung tipong sa una, magagalit ka. Pero pagtagal, ikaw na yung nagsasori. Ikaw na yung nagsasori. Hindi ko alam kung paano nilang ginagawa yun ng mga babae. So, hindi ko alam kung bakit saan pupunta to. So, yun. And itong mga daddy ko na to, saludo ako dito dahil sa sobrang haba ng pasensya nila at sa sobrang ano ng mga asawa nila. Yung tipong ganun yung ugali ng asawa nila pero tumatagal sila na. 10 years, 15 years, 20 years, agas tumanda sila. Kumbaga, parang naging playlist na lang nila yung pagbubunga nga ng asawa nila. Siyempre, mas nagdadayan kapag pumatanda niya, di ba? Tsaka, mas comfortable na siyempre asawa, ganun niya. So, itong mga daddy ko na Undertaker talagang saludo ko at ipagpatuloy niyo lang ang pagiging understanding sa asawa niyo. Hanggat kayo nung intindihin ang mga asawa nyo, intindihin nyo dahil siyempre napakahirap talaga ng sitwasyon ng mga lalaki natin dahil siyempre pagpapanganak pa lang ng mga anak natin, mahirap-hirap na. Tapos pag kailangan pa nila magtrabaho dahil kulang ang mga asawa ng mga daddy cool, diba? So talagang yung sacrifice nila kaya hindi mo rin siguro maiiwasan na maging ganun yung mga mommy calls natin dahil na sobrang hirap. Nakikita ko naman. Kaya sa mga daddy ko na Undertaker, go for it. Go. Fight lang. And John! Kita nyo, nakatayo na si Baby Mokmat, no? Lalakad na to. Nakapaglakad na. Ayan, and John? And yung next natin sa mga uri ng Daddy Cool is yung tinatawag kong King Kong. King Kong, ito yung mga uri ng Daddy Cool na feeling nila is hari sila or king sila ng bahay, no? Kung makaasta, ganito, utos dito, utos doon, yung tipong kailangan mauuna siya. Kahit ano pang ginagawa ng asawa niya, kailangan siya ang unahin. Kapag umuwi ng ganitong oras, dalasin, kailangan pa kanilin pa. Ganyan. Kumakaasta, talagang yung hari talaga, siyempre. Utos ng hari, hindi mabalibang. Yan. Pero itong mga daddy cool na to, no? Ito yung mga uri ng daddy cool na pinapatigil magtrabaho yung mga asawa. Kasi siyempre, ang isip ng mga yan dapat mga babae, nasa bahay lang, nag-aalaga lang ng anak, nag-aasikaso ng asawa, naglilinis ng bahay, ganun yung thinking ng mga king kong eh. So, ayun, edi siyempre, sila kumikita, diba? So, yung asawa, nasa bahay lang, ganyan, spinis. Eto ngayon, itong mga daddy cool na King Kong na to, mga King Kong na to,
palagi mo kong bibigyan eh. Oh, bakit ganito? Ba't di ka pa nagluluto sa binili kong kalan? Oh, buksan mo nga yung binili kong TV. Ano pa ba? Oh, kantsahin mo na yung dami ko. Gusto pa rin eh. Gamit mo yung binili kong plancha. So, yun. Kumbaga, palagi siyang kong. Kong ba? Binili kong ganito. Binili kong ganyan. Binili niyang ganito. Yung anok kong ganyan. So, itong mga king kong ito yung talagang mapag-angkin. Yun. Siyempre, galing na hari sila. Sila yung naglalabas ng pera. Sila yung nagdadala ng pera sa bahay. So, lahat ng nandun sa bahay, kanya. Kaya, palaging may kong. O, nasa na yung binili kong ganito. Binili kong ganyan. Yan mo na. Labas mo na. Lapin mo na. Ako nag-aaral dito. Ako nagtatrabaho. Naglalabas ng pera dito. Kaya dapat ako marunod. So, yan. Yung mga king kong yan. Talagang sarap. Ang sarap pagbo-balljack yun eh. Kaya, ito rin kasama, ito naman, kabalik ka naman ito ng ano, ng cheap bato. Yung mga cheap bato naman, ayaw magtrabaho, no? Yun yung kabalik ka naman yun eh. And, yun nga lang, syempre, kapag sila, yung mga lalaki, sila yung nagdadala ng kaperahan, no? Bumubuhay sa pamilya, ay feeling nila talagang worth it yung pagiging lalaki. Kasi, syempre, mas ano nga, old saying na dapat ang lalaki ang magtrabaho. Pero syempre, nasa 21st century na tayo. Kaya yun. So, sa mga daddy ko, kung ito na nga ano ko sa inyo, kung hanggat pwedeng magtrabaho ang mga asawa niyo, magtrabahuin nyo para hati kayo. Diba? So, huwag nyo soluhin yung responsibilidad na buhayin yung pamilya. And then, sasampal nyo sa mga asawa nyo yung mga bagay na ginala nyo sa bahay. So, yun. Ahu! Bakit ba? Yung next natin, yung mga uri ng daddy ko is yung tinatawag kong Gas Abelgas. Yan, kilala niyo na siguro si Gas Abelgas, di ba? So, itong mga uri ng daddy cool na to, na Gas Abelgas, ito yung mga uri ng daddy cool na kailangan ng ebidensya. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansang malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. So, kung ano man magagawin ng asawa nila, kung sinong kausap sa telepono, sa cellphone, yan. Ito yung mga daddy ko na talagang walang tiwala sa mga asawa nila eh. Or kahit sa mga anak nila. Yan. Ito yung mga tipo na, sino kausap mo dyan? Paano nga? Kung sino? Titignan ko yung ano, yung logbook. Tawag doon sa cellphone kapag tumawag. Yan. Mga log calls. Yan. So, titignan niya. Tapos, sino ang ka-text mo? Yan. Titignan niya kung sino yung nasa messages. And, kung ano-ano pa. Tapos, lahat pag sa mga anak naman, ito, hindi talaga itong matatakasan ng mga anak eh. Kasi, kung halimbawa, advice and tuition. Yan. So, itong mga daddy ko na to, sigurista to. Kasi nanghihingi talaga to ng resibo. At kumbawa, bumili ka ng libro. No? O yan, pagdating mo, nasaan na yung ano? Nasaan na yung resibo ng pinamili mo? O, nasaan na yung supli ko? Yan.
kailangan ba ng mga ebidensya na halimbawa yung anak nila ay pupunta sa ganito o yung asawa nila pupunta sa ganito o sino? Itong mga ano? Sige nga, mag-picture ka nga kung nasan ka. Ayan. Kaya talagang kung ano man, wala talagang takas yung kung ano man ang gawin mo, kailangan naka-report sa kanya. Kailangan detalyado, kailangan sakto. Kung hindi, patay ka talaga. Kaya yung may mga asawa o tatay mo na rento, no? Talagang kawawa. Okay lang naman din mag, ano, mag-higpit pang sanisan o pag-panalas. Pero syempre, kung ano naman, kung hindi naman ganun, kalala mo yung kasama ng yung asawa o yung anak mo, diba? Kailangan din naman syempre i-consider yung pag-ano, pag-higpit. Although syempre, lalo na kapag yung daddy ko din naka-experience ng mga bagay dati, no? Siyempre, hindi talaga na may iwasan na hindi talaga nila may iwasan na mag-higpit. So, ang tip ko lang sa mga mommy cool or sa mga anak na ganito ang daddy cool, eh, patience lang. Diba? Although, kung minsan, hindi mo talaga may intindihan kung bakit ka kung bakit kayo kita ng ganun na talagang nakakainis naman talaga, eh talagang patient lang, lalo na kung nag-aaral ka pa lang at wala ka pang perang pang solo yan, eh talagang kailangan mo talagang habaan ang isip. So yun, hindi mo talaga maiiwasan yun. So kapag nagkatrabaho ka na sa mga anak na ganito ang daddy ko, tsaka ka nalang magwalwal. Sa mga asawang ganito ang, ano, ang daddy ko, eh, yan talaga. Yan ang destiny nyo, yan ang pinili nyo. So, talagang patience nyo, eh, talagang kabaan. Nasa sa inyo rin naman yan kung mag-i-stay kayo. Pero syempre, kung alam nyo dati pa lang, ganun na yung ugali nyo. So, talagang kailangan yung tsagain. So, yun. And John, yung last natin na mga uri ng daddy ko is yung tinatawag kong MTRCB. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikita nyo naman yung MTRC. Palagi yan bago magsimula ang palabas. Malabas yan. So, medyo may kahawig siya sa mga daddy ko na gas abel gas. Pero itong mga MTRCB na daddy ko na to is tahimik lang sila. Yan. Kung ano, halimbawa, pero palagi silang nakatingin sa mga ginagawa nyo. Ito yung mga tipo ng ano eh. Ito yung mga tipo ng daddy cool na medyo kinaiinisan na ng mga millennials ngayon. So, syempre, millennials, mga wild, yan, mga wild na sila ngayon, no? And ayaw nila nang binabantayan sila. Kaso, yung mga daddy cool na to ay talagang tutok, lalo na kapag ang mga anak nila ay mga babae. Yan. So, yung mga daddy cool na to, yung pag halimbawa, kapag nakita nila yung anak nila ay nakasuot ng maiksing shorts, yan, nakaw! Hindi yung papayagan yung mga sambahay. Ganito pa ang mga yan, mag-mini ka. Kung gusto mo lumabas, magsuot ka ng mas mahabang short. Lalo na ngayon kasi yung mga short na pek-pek shorts, yan, talagang, yung talagang sobrang iksi na short shorts na talaga, yung halos panty na lang. Siyempre, ikaw, daddy ka, di ba? Eh, isipin mo, mababastos yung anak mo, lalo na kapag yung anak mo ay medyo makinis-kinis, yan, ay talaga naman makakasip yan. Pero kapag yung anak mo ay medyo, alam mo na lang, yung hindi naman
palamanyak yan, hindi manyakin, eh medyo ano ka, malubog sa dibdib mo, lumabas siya ng naka-shorts. Pero kapag yung anak mo ay chicks, ah, yung talaga, talagang baka pangurong yun. At itong mga MTRCB na to, eh hindi naman sila ganun kahigpit. Siyempre, meron din silang mga, meron silang mga tawag dito, mga grounds na kailangan mo sundin para hindi ka nalang sitahin. No? So, kapag sumunod ka, habang sumusunod ka, habang sumusunod ka, eh hindi ka nila hihigpita. Pero kapag nagkaroon ka ng violation sa mga rules na binigay ng mga daddy ko na to, eh sigurado ka naman makakatikim ka ng malupit. So yun, hindi naman talaga, actually lahat naman ng mga daddy ko eh meron din mga ground. Siyempre, daddy ka na eh gusto mo siyempre protektahan yung anak mo, lalo na kapag bata pa, babae, diba? Although hindi ko naman inaano yung mga babae, siyempre iba pa rin yung mapapangalagaan mo yung anak mo, diba? Iba, kung ano talaga, iba talaga ang magiging turing ng mga magulang, lalo na kapag babae yung anak mo. Kumbaga mas malipit sila yung mga babae, siyempre ayaw nila mapuntis agad. Kung lalo na sa panahon ngayon, madali na namumunta sa mga babae. So, talagang yung mga tao eh, ay yung mga daddy ko eh, talagang naghihigpit sila. At hindi ko alam kung anong ginagawa nila. And yun. So, sa mga daddy ko na MTRCB, eh, sumasakay naman ako sa ganyan. So, wag lang masyadong hihigpitan yung anak. Dahil siyempre, magre-rebelde, huwag din masyadong malaya dahil baka magkakali. Yung tama lang, tipong, para lang kayong, ano, para lang kayong tropa. Yan, na kaibigan ka niya, nagpapayo, na siyempre, merong konting ikpit na bilang ikaw yung daddy ko, eh, at ikaw pa yung buhay sa kanya, eh siyempre, kailangan, masusunod ka pa rin. So, balance lang. Para ayos tayo lang. Diba? And yun! So, maraming thank you sa panonood sa video natin for today. And kung meron kayong comments, suggestions, o meron akong mga nasabi na hindi maganda or kulang, comment nyo lang down below. And tingnan natin kung magkakaroon to ng part 2, part 3, or kung ano mang part. And abangan nyo sana yung mga susunod namin video ni Baby Motmot na nagpakalbo na dahil hindi humahaba yung buhok niya. So, thanks for watching and please like, share, and subscribe. So, bye-bye! 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 Bye-bye!